in behalf of the College of Dean of College of Engineering, Evelyn Ragindin, and the Director of the Office of Institutional Advancement, please allow me to, it's my honor and privilege to introduce former Congressman of the 5th District of Pangasinan, Honorable Mark Cojanco. Engineer Paliso for asking my option to have me this afternoon. Nabanggit niyo po no, na doon sa introduction sa akin, sinaito na kinuha po mga impormasyon sa Wikipedia. And at that time, that was in 2007, pagamat meron ako mga personal na kaalaman tungkol sa nuclear power dahil nagbabasa ako. Mahilig ako sa technical na mga bagay. At para magkaroon lang ako ng reference, sinay ko yung inaamin ko, sinay ko yung mga Wikipedia articles. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kinet yung mga articles na yon na ang pinanggalingan mga lugar katulad ng Oak Ridge National Laboratory, Stanford University, Harvard, at kung saan-saan pang mga matitinding institution ng kaalaman sa Amerika. Pero na-summarize dun sa Wikipedia article, wala po kong nakitang masama na i-cite ang Wikipedia. So, I feel that ever since na nangyari po yun, sinagkaroon po ng matinding sagutan sa Kongreso noon between me and isang geologist, si Professor Kevin Rodolfo, at yun po ang pinambanat niya sa akin. Sa akin pong palagay, dahil siya po ay isang anti-nuclear person, sa isang debate sa UP National Institute of Geological Sciences. Sa isang debate sa National Institute of Geological Sciences, na nandun si Eta Rosales at mga ibang contra-nuclear, tinanong ko siya, so, Professor, wala. Sabi ko, so, Professor, ang ibang... Hello, hello. Ang ibig bang sabihin, Professor, tutol ka sa pinakabagong nuclear plant, sa pinaka-geologically stable lugar sa buong mundo? Sabi niya, yes, tutol ako. So, ibig pa sabihin, Professor, anti-nuclear ka per se? Yes, sabi niya. E kung yes ang sagot mo doon sa dalawang tanong ko, paano kang magiging impartial tungkol sa BNPP? Di siya nakasagot ng tanong ko ngayon. And so here I am this afternoon. Hopefully we can present to you Israel and I. Israel is from Baguio.
He used to work in the power industry, in the private power industry. Sinabi ko, inimbita ko siya na sumali sa akin, tulungan akong magpaliwanag sa mga taga-Pilipinas tungkol sa nuclear power in general and PNPP in particular, dahil isa lang po ang aking katawan. 10 years na po nang ginagawa ito, medyo napapagod na rin po ako at kailangan ng mga mas bata na pwedeng sumunod sa aking magpaliwanag ng mga katotohanan tungkol sa nuclear power. Kaya nandito po si Israel, siya magpipresenta mamaya. Ako, sasali na lang ako sa open forum. Mahalaga ang nuclear power sa akin. Firstly, gusto kong i-state, hindi ako nuclear advocate per se. Kung meron kayong mapakita sa akin na teknolohiya maglilikha ng kuryente na kasing mura ng nuclear power, na hindi gumagamit ng katas OFW, foreign exchange, pambili ng panggatong na napakalaki taon-taon, na hindi nagpo-pollute, walang ash, walang carbon dioxide na makakasira ng ating kalikasan, bukas na bukas, kakalimutan ko ang nuclear power dahil ang nuclear power is controversial. Controversial nuclear power. That's one reason. That's one, I'm just trying to explain sino ako, saan ako nagagaling. Ako po ay isang advocate ng murang kuryente. Bakit murang kuryente? Dahil naniniwala ako na kapag walang murang kuryente, hindi makakaahon ang isang bansa sa kahirapan. Ano po ang indicator ng quality of life, health, longevity, at prosperity? Sa ang ginagamit po ng United Nations, panukat niyan, indicator po niyan, yung per capita consumption ng kuryente ng isang bansa. Napakababa po ng Pilipinas sa sukatan na yan. Dati po, sa Southeast Asia, nangunguna tayo. Naunahan natin ang South Korea, ang Malaysia, Indonesia, Vietnam tayo po. Second to Japan tayo noong 60s. Ano po ngayon? Tayo na po ang kulela. 1/25 ang ating per capita consumption ng kuryente, ikumpara mo sa Korea. South Korea. 1/10 na lang tayo, 10% na lang tayo kung ihambing mo sa bansa ng Malaysia. Malapit na tayo na-overtake na tayo ng Vietnam. And so, hindi ko nakikita na nasosolve ng ating liderato, ng ating political system ang sitwasyon ng mahal na kuryente sa Pilipinas. At kung hindi maging murang kuryente, by murang, ibig kong sabihin, kalahati ang presyo, mahirap po tayo mag-attract ng puhunan galing sa labas na mamumuhunan dito sa bansa natin, magtatayo ng mga industriya para magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. Kaya ako po ay isang chief energy advocate. At kung hindi po natin tanggap
ang nuclear power dahil takot tayo sa nuclear power. Ang next best solution po dyan, ang next mas mura dyan, coal. Ang next mas maganda dyan ulit sa coal, gas. Pero kung titignan mo ang coal at gas, ang tindi ng gamit ng foreign exchange, katas OFW, taon-taon sa pag-import ng panggatong na susunugin lang natin pag-generate ng electricity. Kasama pa nito ang mabinting pagbuga ng milyong-milyong toneladang CO2 sa ating hangin, ang pag-generate ng coal ash na may kasamang heavy metals na tinatambak natin, yung abo ng coal, na meron din kasamang uranium, thorium, and radium making coal plants much more radioactive than nuclear plants. Invento ba ito ni Marco Wanko? Hindi. Ang nagsabi po nito na may marami pong nagsabi nito na scientist, ang isang pinakamatinding scientist na nagsabi nito, si Professor Stephen Chu ng Berkeley University, PhD siya ng physics, Nobel Prize winner. Siya ang ginawa ni President Obama na first Secretary of Energy niya. Siya ang nagsabi na if you're worried about CO2, coal is your bogeyman. Coal emits 100 times more radiation than a nuclear power plant due to fly ash emissions of radioactive particles. That is a quotation, hindi invento ni Marco Wanko yan. And so I'm going to turn over this microphone to my colleague, si Israel Buena Obra. Guys, palakpakan po natin si Israel. I reserve the right to cut in, to make comments, and then magpa-participate po ako sa open forum mamaya. Let me say okay, thank you very much, Sir Mark. Okay. As mentioned earlier, ako si Israel Benola. I've been working in the energy power industry for about 10 years now in different types of power plants. I've been with Aboitiz Power, Hydro Nila, Metrobank Group, and Meralco Group, Cogen. Sa atin ang coal power plants. I also experienced working with RHI Rojas Holdings for their biomass fuel. And now I'm also advocating for renewable energy and, of course, nuclear power. I forgot, no, I'm sorry. Sorry, Steph, interrupting you. Ang nakalimutan ko sabihin, renewable energy, wind and solar, is not the answer. And I'll be bringing it up later, not at the beginning, so that you can ask the question, why not wind, why not solar? We will answer that later in detail para malaman ninyo that yan, naniniwala po ako, yung mga energy na yan, magpapahirap po sa atin, magpapapobre sa atin yung mga energy na yan. Thank you, sir. Okay, kaya na lang sabi ni Sir Mark kanina, I was invited on board to help out in this advocacy because I came to share the value of bringing cheaper electricity to everyone. Sa atin, if it won't be attained by this by our generation, or hindi namin mararanasan, at least ng mga anak ko, or at least kayo, di ba? Hindi ba maganda yun? So by the time you graduate, you're building your career, you're having your own families, mas maganda na yung buhay ang binigyan kasi mas mababa na yung presyo ng kuryente natin. Di ba yun? Maganda, mas maganda, di ba? Sabi nga ni Sir Mark, kailangan niya ng
extra bodies, kaya kumuha siya ng dalawang katawan para makakasa. Kaya ginigisi ko lang kayo, hello, Adamson! Hello! Hi, thank you for having us. I felt the energy of doing this kanina. Grabe. Yes! Okay. Let's do this. So, from your power, some energy facts, okay, for you to ponder on. The Philippines should add around 10.3 gigawatts of electricity to have a total installed capacity of around 30 gigawatts of energy by year 2030. Okay? Ngayon ho, nasa mga 18.8 tayo gigawatts capacity. Energy consumption, for now, stands at around 82,000 gigawatt hours, 82,400 gigawatt hours, okay? With an average growth of around 3.4 to 3.5% every year, okay? That is coupled with, of course, the growth in our economy. Papakita ko yung mamaya. But most of this, the 18 gigawatts that we have now, the 82,000 gigawatt hours of energy that we consume now, is sourced from around 66% of fossil fuels, which are coal, oil, and gas. Malibad kasi sa advocacy natin, Sir Mark, on cheap energy, I also share the advocacy of clean energy. Kasi hindi ko lang kinakatakot yung mataas na kuryente o yung mataas na presyo ng kuryente, okay? Kinakatakot ko rin na siguro matagal ko lang kinakatakot na is global warming and climate change, which will tie in later as we go along with the presentation. Okay, this is the agenda of the Philippines. Okay, energy access for more. Ensure energy security, optimal energy pricing, and sustainable energy development. Ito po ba na-attain natin ngayon? Do you feel that? These are motherhood statements of the Philippine government for now. But in layman's terms, ito po kailangan natin. We need to provide for the energy needs of today. And of course, the future. We need affordable energy rates for households and industries. Yun ang kailangan natin. We need to reduce or eliminate our dependence from fossil fuels, kakayanin, and reduce our greenhouse gas emissions to have clean air, to have a more habitable climate. Maybe some of you hindi pa naniniwala na climate change is happening. Is it? Huh? In this room, may climate change, mainit. Hindi, from Baguio, kaya gano'n naiinitan ako. Akin yan ang Baguio, walang climate change, lumalamig ang gusto. Grabe. Okay. So in that effect, kailangan pa ba natin nabataan nuclear power plant? In our case, yes, we think so. For two main reasons. One would be nation building. You want to enter at age of industrialization, kaya na ating presidente. Di ba? And we want energy production that does not pollute or contribute to climate change. Okay. As you can see, as I mentioned, Mark, kanina, energy is on top of the list of the most problems of the world in the next 50 years. Okay. Kasunod lang dyan ang water. Kasunod lang dyan ang food. Kasunod ang environment. You might be thinking, bakit hindi? Ba't hindi priority yung food, ang water, and environment? Because energy impacts a lot of things that we do today. Modern human lives dependent siya sa energy. I'll show you why. Okay, 1.2 billion people have no access to energy. This is according to UN. Okay, and this has been a challenge for governments around the world, different organizations around the world to deliver basic goods and services. Hirap na hirap sila, yung mga tao to. And, of course, in this one, Asian demographics shows that the Philippines, with a population growth of around 1.5% by 2035, tataas ang population natin. And our urbanization rate will be increasing by 10%, from 49% to 59%. Mas mau-urbanize ang Pilipinas. Okay? People will be flocking to the cities, will be looking for jobs in the cities, some areas will be converted into cities, right? And we're slowly veering from agriculture. Yun ang nangyayari. So, energies
really in demand. As shown by our GDP growth rate, we have 4.6 projected up until 2035. The Philippines has a 4.6% GDP growth rate up until 2035. Kaya meron tayong growth rate na energy by 3.5%. We're doing much better according to, this is according to projections, much better by from Malaysia or Thailand. We're at par with the rest of the ASEAN countries. Sorry guys, I'm melting. Climate change nga. And when it comes to this, I'd like you to meet this guy right here. Have you seen this picture online? For me, this is the perfect poster boy for our situation sa Pilipinas when it comes to our energy crisis. I'm calling it a crisis. Okay? This is Daniel Cabrera. He's a student from Mandaue, Cebu. Wala silang kuryente sa bahay, right? Wala silang kuryente sa bahay. Pero he wants to study. He wants to go to school. He wants to do good in school. So what does he do? Every night he goes out, goes to a nearby McDonald's branch, and by the energy of the light that comes out from that branch, so my driveway, so my drive-through, he studies there. This was taken, the picture was, the photo was taken by Joyce, a med student in Cebu Daughters University. No? This guy wants to be a policeman someday, so he was awarded a scholarship from the PNP. Pero, little pa man, you would see that how Filipinos are doing right now, no? Making do with what we have, diba? Trying to stretch with what we have. And opportunities are limited because of our lack of affordable energy. Let's start with economic benefits. Masabi nyo nga sa team nyo, there are some economic benefits that could be had had the PNPP ran its course some 32 years ago, okay? We think we have lost some opportunities, okay? This could have supplied clean, abundant energy. At least we think that it could have added 1% to our GDP. Would you believe that? Paniniwalaan niyo ba yun? If a power plant is running in your country, could it have at least added 1% to your GDP? You think? If that's the case, it could have added around, this is a straight line, this is a straight line computation, it could have added around 1.4 trillion pesos from 1985 figures. Malaking bagay siya. That's not accounting for the different industries that could have came in, na pumasok sana kung tumatakbo siya ng dire-diretso. No? It could have contributed to more manufacturing industries, businesses, even technological advancements. And all of them were not developed because of the absence of the operations of the PNPP. Ito yung sinasabi ni Sir Mark kanina. One of the measures of quality of life is how much is the use of energy per capita or per person. Right now, Canada is leading the, can you see from the back? Canada is leading with 16,473 kilowatt hours every year per person. 16, I know you're engineering students, so you can imagine 16,000 kilowatt hours, right? Of energy per person per year. Where's the Philippines? Ano pa tayo sa baba? 649.96 kilowatt hours per year per person. Okay, these are data from the World Bank. Okay, compounded data from the World Bank. Could you imagine an engineering student from Canada studying the same field you're studying? Yan dito mechanical? Mechanical yata karamihan. Chemical? ECE? Oh, wala. Okay. So, ano yung ibang engineering? Industrial? Industrial? Electrical? Yeah, guys, diba? Imagine, same age, same student in Canada studying your same field, having that much access to energy. And kayo dito, 646.96 kilowatt hours
per year, how much more productive would you think you could be? Di ba? Magiging productive ba kayo? Inyo? Yes? With that limited energy, I think 50% you use for Facebook. Di ba? You use for social media. Pero, here you see the figures or comparison of Philippines electricity generation per capita against other neighboring Asian countries. No, it's not just the consumption per capita, but also the availability of energy per capita. Ito yung pinapakita nito. In Japan, 8,354 kilowatt hours is available per person per year. Yung na pwede na i-consume. In the Philippines, we have 767 kilowatt hours per year. Ganun ka konti. And by the simple law of supply and demand, pag mas mataas ang supply, ano nangyayari sa presyo? Mababa. Pag mababa ang supply, nangyayari sa presyo? Tumataas. That's why we have that kind of situation. 767 kilowatt hours per person with a consumption of 696 kilowatt hours per person here in the Philippines. Okay? We have one of the highest rates of energy in Asia. We used to be number two. Okay? We used to be number two. Lately, nagiging number three tayo. Third highest in Asia. Pero we rival the different rates, energy rates in Australia and in France, where the purchasing power is much higher. Okay? Their purchasing power is much higher, pero we rival their energy prices. Just here in the region, for example, in East Asia, we're number three behind Sydney and behind Tokyo. That's 35 cents of Singapore dollars, around 12 pesos, 14 pesos per kilowatt hour. That's an average. In another study, globally, we bring around 18 US cents per kilowatt hour. Where does 18 US cents stand in the global market when it comes to energy rates? We're right here, behind Italy, right above Germany. Oh, right below Germany, okay? Canadian Nuclear sells its nuclear power for 5 US cents per kilowatt hour. Korea, 4 US cents, US cents, and it plays into their rate of 10 US cents average sa lahat ng energy source nila yan. Okay, tayo, we're offering 18 US cents per kilowatt hour. Paano nga naman maiinggalyo ang mga investors? Which brings me to this one, a very important slide. If you'd like to focus on it, if you'd like to see the impact, economic impact ng cheap kuryente, okay? As the flow of money is coming towards Southeast Asia for investment opportunities, ito po yung nangyayari. Indonesia has managed to lower their rates. Mataas po yung pasok ng foreign direct investment sa kanila. Malaysia, the same. Thailand, the same. Look at the Philippines. This year, ang laki ng gap. This is our energy rate right here. And we're looking at around an average of 2.5 or around 5. $5 billion of FDI every year. While our neighbors are handling around $21, $22 billion of foreign direct investments every year. Is it a coincidence na mas mababa yung kuryente presyo nila? Kaya siguro mas maraming pumapasok na investment sa kanila? I don't think so. Maaring yun talaga yung rason na yun. In fact, there was a study made by UP Econ Foundation and USAID trying to compare us with our ASEAN neighbors in terms of investments, okay? Dito sa Philippines, sa pansin nila, electricity-intensive industries are not a major part in the Philippines. But it was a part in Indonesia and its growth. Okay? Industries like chemicals, machinery, paper, and textile, hindi masyado nag-play ng major part sa ating growth. But in Indonesia, it has been. So, this has
given Indonesia the edge during the 80s and 90s to really overtake the Philippines. Okay? As you can see, as their agriculture regressed, it was coupled with a growth or boom in their manufacturing industry and services. Okay? In the Philippines, medyo nag-regress tayo ng agriculture, that's the green line. Pero the manufacturing and industry and others, hindi masyado. Ang nag-boom sa atin is services. When we say services, these are banks, these are the BPOs, pero the GVA or the gross value added of manufacturing and industry did not contribute much. Go ahead, sir. Yeah. Ang isang malaking industriya, no? Nagre-reklamo ang simbahan, for example, at maraming NGO na nagmamining tayo sa Pilipinas, ni-export natin ang ore natin, ibang naging inabang. Ang tanong ko, paano natin i-process yung mga minimina natin into higher value added materials? For example, black sand, gagawin mong bakal. Nickel, gagawin mong nickel products. Chrome, gagawin mong stainless steel. Paano mong gagawin yun sa Pilipinas kung masyadong mahal ang kuryente dito? Dadalhin ang ore natin sa bansa na may murang kuryente, doon ipoproseso, tapos i-export natin nila, pabalik sa atin, magbabayad tayo ng mahal para doon sa produkto na dapat sana dito nang galing sa Pilipinas kung mura lang sana ang kuryente dito. So yung kayamanan natin lumalabas na ang bansa. So what Sir Mark is saying, some of these foundational industries like steel and processing of mined ores, no, hindi nagagawa. We're not taking advantage of it fully kahit mayaman tayo sa natural resources kasi mahal ang kuryente natin. Compare that with Japan, with an export-heavy economy, mababa po ang natural resources ng Japan. You know why I know that? Kasi ginawa ko yung assignment ng anak ko. I researched, mababa ang natural resources ng Japan. They don't have the things that we have here in the Philippines. Okay? But still, they prosper because they're taking advantage of cheap kuryente. That was before. Ang disadvantage naman ng Pilipinas kumpara mo sa mga bansa katulad ng Indonesia, Vietnam, and Malaysia, may sarili silang coal, may sarili silang gas. Yung iba dyan may oil pa. So you cannot compare them, bakit sila walang nuclear plant, okay sila. Kasi may resources silang panggatong. Meron silang susunugin na sariling coal, hindi sila mag-i-import. Tayo, imported lahat. So they have direct access to their fuel. Okay? Here, take a look kung ano nangyari in the past decades since 1965. Okay? Take a look at how the per capita of each country has grown or regressed since 1965. Korea has taken off from 1,285 in 1965 to 24,566 per person. US dollars yan, 2005 US dollars values. Same with Malaysia, Thailand, ang laki rin ng inakyat. Indonesia din. The Philippines, we have stagnated. Leading or almost leading all these countries before in the 1960s, we are here. That last, okay, we have regressed in our, well, we did not grow really. We stagnated and we regressed. So the conclusion of the study is this, okay, ito yung sagot na sinasabi, ano yung impact ng murang kuryente sana? Ano yung impact sana ng mag-contribute ng Bataan Nuclear Power Plant o ng isang healthy nuclear energy program sa atin? This one, see? High electricity prices contribute to, they call, premature deindustrialization. Okay? There's a growth of industrialization, parang curve siya, pero it shifts to the left. Yung sinasabi ng mga ekonomista.
Nagpipik tayo agad, and yung growth na yan, like for example, we can experience that for the next 10, 20, 30 years sana, nagiging mas maiksi na. Kasi pag nagmahal na yung kuryente, these industries start to pull out from us. What are those industries na napansin na pull out from us? Have you seen your Colgate? The boxes? Palm olive. Have you seen them? The sachet, the packaging? Anong nakasulat na salita? Is it English? It's a different language, right? It's Vietnamese, it's Thailand, it's Thai. Diba? They pulled out from the Philippines, they're manufacturing, to manufacture there. Kasi mas mura ang kuryente. And this one, isa sa mga pinaka na study nila na proof is the semicon industry. I know a lot of you, is it as healthy as before in the 90s? I have a lot of engineer friends. Okay, I have first-hand experience in this, I knowledge in this, kasi I have a lot of engineer friends. Okay, they were working in these technoparks here in the South Luzon, no? Ang dami, nag-boom, late 90s, mid-90s, ang daming semicon companies na tayo sa Pilipinas, manufacturing. Slowly, little by little, they pulled out from the Philippines. You know why? Mahal ang kuryente, ang reliable yung kuryente. The minute na mag-fluctuate pala ng sobra-sobra, mag-fluctuate ng sobra-sobra ang kuryente, a whole batch of semiconductors could be spoiled, masisira na, wasak na. You know where they're working now, my friends? Kung nasaan na sila ngayon? They're in Taiwan. They're in Taiwan, where kuryente is cheaper, obviously. Doon lumipat yung mga kumpanya na nandito sa atin dati. Okay? So it accelerates the decline of manufacturing and there's early peaking of manufacturing. Yun yung naging conclusion. So there's high cost of fuel, that's one, because we don't have any direct access to fuel. And there's also high cost of importation. What plays into it is yung pag-transport mismo ng fuel na to from point A to point B, from this country to our country. Kasi wala nga tayong fuel na sarili. And when we talk about that, we have to talk about this one, energy density. Okay, there's more energy stored in uranium than any other energy source used for electricity today. In comparison, 1 gram of uranium equals around 1,800 liters of oil, equals around 3 tons of coal. Okay? Kung ikukumpara nyo, this chart will show it all. Energy fuel or megajoules per kilogram. A kilogram of sugar can give you 19 megajoules. You know what a megajoule is, right? Yes? Buti na lang yung kinanda ko mga engineers ang kausap. We spoke in another school. Sir, anong megajoule? Sabi nila, hindi sila makapag-google. Pero, it's a unit of energy with the work done. Diba? 19 megajoules per kilogram of sugar. Coal, 24 megajoules. Fat, 39. Mas malakas pa yata ako sa coal, no? Okay? Gasoline, 46. Look at uranium. Can you read that amount? That's 76 million megajoules per kilogram of uranium. Siksik na siksik po siya sa energy. Okay? Okay, wala siyang energy gap na pinatawag nila. Okay? Next sa uranium, Milo, no? Okay, to explain further about energy density, I'd like to show you this clip from the show of Karen Davila. Her guest was Erstwald, also an advocate. He has this movement called Energy for Humanity. He speaks about energy density. Now you've seen that, right? You could appreciate that, right? Stick is an example of thorium, a source of energy like uranium. You only need one of that for a family of four for the whole year. While in Thon, if you're talking about coal, he was holding kanina a bottle, a 2-liter bottle of Coke. That's the volume you need. How much?
7,000, around 20 of that every day to power a family of four for a whole year. So small yung kanyang input, ang labas small din yung output. The waste, you saw the waste, di ba? In current technology, sabi niya, uranium, which is a current technology, a waste that a person consumes from that type of energy could only be reduced to a small matchbox. Pero ang waste ng coal, maliban sa usok, maliban sa bottom ash, there's fly ash, maliban sa lahat niya. Di ba, you can't really quantify kung gaano marami. This is how a nuclear assembly or a nuclear fuel assembly looks like, okay? The Bataan Nuclear Power Plant has 144 of these assemblies, okay? And every 18 months, one-third you need to replace or refuel. Just one-third. So you refuel, in essence, one-third of the plant's fuel every 18 months. Okay? 48 na ganyan. Kano kalaki ba yan? It's around 12 feet, 12 to 15 feet, maximum 15 feet. It's filled with uranium pellets. Yan yung ating fuel. Okay? It's stacked up in a fuel rod, put in a fuel assembly, and then you need 48 of these to transport every 18 months na magkakasya lang po sa isang maliit na truck or malaking jeepney. Okay? The smaller the fuel, you know the effect, cheaper also to transport from point A to point B, from their country to our country. Diba? Kasi, if you go for this one, for example, this is a coal train. For a 620 megawatt coal plant, which is equivalent of the Bataan Nuclear Power Plant, every 18 months of refueling, you will need 2.55 million tons of coal. You will need 291 kilometers long of freight train na yan. 161 deliveries of that long, of this much. Imagine how much fuel pa lang ng train yan, gastos na. Like, importation pa kaya. Like, this one. You'll need 51 loads of coal every 18 months for a 50,000 metric ton capacity of this tanker. Nagmamahal po ang presyo niya. It varies. Go ahead, sir. Tatlong biyahe yan kada buwan. Three. For 18 months. Kung mapatid ang biyahe niyan, let's say, nagkaroon ng gulo sa West Philippine Sea, or nagkaroon ng strike ang mga ship seafarers, or nagkaroon ng agawan ng barko dahil some economic crisis somewhere, o di brown out na agad, the moment na interrupt yung delivery ng gatong, brown out na. Pero yung nuclear plant natin, minsan lang sa loob ng 18 buwan, kailangan kargahan ulit ng bagong fuel. One time, every 18 months, isang jeepney lang ang kailangan mo. That's it. Kaya walang freight. Ilang million dollars yung pasahe lang ng barko para ihatid yung coal sa Pilipinas. Kung naalala nyo, nung $140 per barrel ang langis, few years ago, nagkaroon ng agawan ng barko sa mundo dahil kinontrata ng China lahat ng barko. Ang halaga ng pasahe ng barko from Indonesia to Philippines para iatid yung coal sa atin, naging mas mahal kaysa yung karga ng coal. So ano nangyari nung panahon na yon? For a few months, sumipang pataas ang presyo ng kuryente. Dahil sa halaga ng pasahe ng coal. Pero sa nuclear, we are talking of isang shipment for the whole 18 months na kakasya sa isang maliit na aeroplano na kahit nagkakagulo sa West Philippine Sea. Pwedeng ilipat yan galing United Kingdom, France, Russia, United States. Pwedeng ipatala sa atin, walang problem. So even in security, advantage ang nuclear power. So
again, components of plugging into that yung fuel, not just the price of the fuel, but also the transport of the fuel. Pagkagulo, sir, papahirap ni sir yung aeroplano niya. Dalhin yung fuel. Aeroplano off road. Off road lang. Walang aeroplano. So, what does that mean? That means we can save precious US dollar reserves. Yung nga. Ang US dollar reserves, yan yung sinasabi ko kanina, Forex, foreign exchange, better known as Katas OFW. Yung pinaghihirapan ng ating mga kamag-anak sa abroad na ipadala sa atin para magkaroon tayo ng pambili ng mga materyales na wala sa Pilipinas, ang import natin, yan ang Katas OFW. Imbis na gamitin lang natin at sunugin natin panggatong, sana ibili natin ng bakal, langis, aluminyo, plastic, yung mga bagay na pwede natin ipuhunan sa pag-build ng ating bansa, ng ating infrastructure. Aside from that, aside from mga savings natin, a new power plant, actually, the BNPP, can create new jobs. In fact, 1,000 new jobs ang pwede makreate ng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Ano yung mga kailangan dyan? Skilled trades, engineering profession, technicians and radiologists, accountants, chemical engineers, civil engineers, diba? Mechanical engineers, andyan lahat ng klaseng engineers na pwede nilang i-employ at rates that are at par with global standards. Okay? Ano ang global standards? Papakita ko muna to. This is research from different websites. Pero this one, sabi niya, the gas industry or gas plant can employ around 50 jobs. Coal can employ around 200 people. Hydro, anywhere between 100 to 450. Solar, 470 jobs. Pero nuclear, actually, is a runaway winner. United States has 99 reactors or 99 nuclear power plants. They have 100,000 workers employed under that industry. In Canada, as explained by the Canadian Nuclear Institute, they have 30,000 direct hires and 30,000 indirect hires. These are contractors. Okay? Yung mga mag-check, yung mga gagawa, mag-maintain. Hindi lang yung direct empleyado ng power plant. And if you look at this portion over here, average hourly rate ng isang nuclear power plant employee is around $31. Workforce income, $32.5 million every year for that 100,000 workers. Okay? Mas malaki ang nagko-contribute nila sa ekonomiya ng isang lugar. Kasi pag sumusweldo ang mga tao sa isang lugar, okay, may spillover economy. Bibili nila yung sweldo nila ng iba't ibang bagay within that locality. Mabubuhay ang isang lugar dahil sa ganitong klaseng industriya. Nakukuha niyo ba? Yes? That's another contribution to the economy of the Philippines. We now go to the environmental benefits of nuclear energy. Okay? Ayon kay Jeffrey Sachs, isang economist, nuclear power is the only solution. For him, it's the only solution against climate change. And of course, our favorite, President Digo. This is my favorite picture of President Digo. No? Very. Ang lambing ng itsura niya dyan. Okay. We have to address global warming, sabi niya. Pero it must be upon a fair and equitable equation. Kaya yung news no nakaraan about signing the Paris Treaty, have you heard that? Medyo hesitant si Presidente no. Kasi para sa kanya, hindi raw fair yun, sabi niya. Pero he, in his heart, says, kailangan niya address ang global warming. Okay, if I may just say, no? Doon mo makikita yung hypocrisy na green movement. Yung last administration, sabi nila green, sabi nila renewable energy, wind and solar. Pumunta sila sa COP21 sa Paris. Nag-agree sila doon na dapat bumaba ang CO2 emissions ng mundo. Then pag-uwi nila, nag-approve sila ng construction ng 20 bagong coal plant, yung pinakamaduming energy.
So totoo ba ang balak nila o pampolitika ng pampagwapo ng mga statements nila na suportado nila ang clean environment? What is the napakita, can you go back a few slides? Sige, go back pa to your photo. Okay. Balik po tayo dito ha, kasi hindi niya na-cover, dapat kinover na natin. Ano po ang mangyayari pag sinulog natin yung 2.5 million tons na coal ng isang 620 megawatt coal, isang planta lang ha? Ano ang atomic weight ng carbon? 12. Anong atomic weight ng oxygen? 16. Pag nagsunog ka ng isang carbon, ilang oxygen ang magko-combine? 2. So 32 plus 16. So CO2, mahigit 3 times heavier than carbon. So kung 2.5 million tons yan, sinunog natin, ilang CO2 ang lalabas? Mga 8 million tons of CO2. Imagine nyo yung 8 million tons na binuga natin sa hangin. Ganun kadumi ang coal or ang gas kalahati. Ano ang iniimit ng isang nuclear plant na carbon dioxide sa 18 months na andar? Zero. Ni isang kilo, wala. Malayong malinis ang nuclear plant sa coal or gas. So, why are we not talking? If we really love the climate, if we are environmentalists, and we say we want to stop the emission of carbon dioxide, why are we going to be against nuclear power? It's the cleanest, by far. So, kaya ubinalingan yun, ano? Kasi you have to say, ngayon, ano pa? Pag sinunog mo yung 2.5 million tons na coal, hindi naman yan lahat carbon. Meron niyang abo, meron niyang mga ibang elements. Pag nasunog yung carbon, mako-concentrate yung elements na yun. Ano yun? Heavy metals, mercury, lead, copper, cadmium, mga lason. Ano nangyayari dyan? Pag umulan, kung saan natin tinampak yung abo, magdi-dissolve sa tubig, papasok sa lupa, doon sa groundwater natin, makokontaminate ng heavy metals ang groundwater natin forever. Hindi naman nawawala yan eh. No? Ano ba ang kasama ng mga heavy metals na yan? Uranium, radium, thorium na siyang radioactive. Emits 100 times more radiation than a nuclear plant, given the fly ash emissions of radioactive particles. Secretary of Energy ni Obama ito, hindi ito pipitsugin na tao. Nobel Prize winner ito in physics. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, siguro dapat paniwalaan ito. So siya na nagsasabi, but we don't give coal plants a second thought. If a nuclear plant ever emitted the same amount of substances that a coal plant is emitting, it will be closed down anywhere in the world. And yet we don't give these kinds of plants a second thought. Because the danger of nuclear is grossly overstated. Yun ang gusto kong dalhin sa inyo ngayong hapon na ito. Yung magkaroon kayo ng sense of proportion
dun sa totoong danger. We'll talk about radiation later. Sige, please go ahead. Okay, so going back, di ba? For a while. Teka. I have to go back manually kasi naka-split screen ako. You need to go a little faster. Going back to the statement of President Duterte, we want to be an industrialized country. At the same time, we have to address climate change. Kasi in his art, kailangan i-address yun. Pero we are at the front and center, actually, of climate change. This was a published, recently published report from JournalWatch.org, okay? The Philippines, under climate risk index of different organizations, we're number 5, okay? Na pinaka-risk, pinaka-risky na lugar sa buong mundo when it comes to climate change. Number 5 tayo. And ito yung nakakatakot dito, actually. In the past 10 years, from 96 to 2015, we have, of the top 10, the highest incidents or events related to climate change. We have 283. Ano yung mga events na yan? Okay? Nagiging normal na po ngayon ang super typhoons. Nakapansin nyo? Ako yung naranasan ko, bata ako, sinasabi number 3 lang yung pinakamalakas. May nag number 4. May number 5 na ba? Meron na, right? Baka in your lifetime, makaranas kayo ng number 6, huwag naman sana, right? Okay? We are ranked number 5 with annual average fatalities of 862, ranked number 7 in the world. Our losses are ranked number 9 at around 2.8 billion US dollars or 138 billion pesos in that 10 years span. Okay, nandun po tayo sa gitna ng climate change, nararanasan na po natin. And we have to do something about it. We experience heavy rains sa lugar na hindi naman dating ganun. Okay, may extended dry spells, bumababa ang ani sa agrikultura, okay? Yung temperature rise natin is expected to rise from anywhere between 1.1 degrees to 2.2 in the next 30 years, okay? Gumagrabe na rin ang mga sakit, not just air pollution related, ano? Pero malaria, dengue, they become more resistant because of climate change. 55% of all greenhouse gas emissions come from energy production. And the biggest culprit in that pie, of course, is coal. Here, oh my, ang tingnan niyo ba, guys? It's supposed to be red. Can you see it from the back? Okay. These are the lifetime emissions of selected electricity supplies or technologies in the world, okay? Okay. Lifetime emissions. Actually dito, in red, coal has 820 grams of CO2 equivalents emitted per kilowatt hour of ito 820. Okay? Susunod po dyan ang biomass co-firing. When you see biomass co-firing, ang kanyang emissions is 740. Okay? That is combining biomass fuel with coal. Susunugin nyo. Mas mababa nga naman konti yung emission kasi may biomass kayong kasama. Next is gas combined cycle. It's around 480. Around here. Okay, and then you have biomass dedicated around 270 around here. Where's nuclear? Can you see where nuclear is? Nuclear is over here at 12 grams per CO2 per kilowatt hour produced. 12 grams of emissions. Sabi ni Sir kanina, wala siyang emission pag-ooperate siya. That's true. I'm talking about lifetime emissions. Meaning, from the day na sinimulan yung plant ang gawin hanggang sa time na ma-decommission,
yun yung kanyang emissions. Ang sinasabi ni Israel dyan, yung lifetime, yung coal, yung carbon dioxide na ginamit paggawa ng bakal, paggawa ng semento, pag-transport ng mga materyales sa planta para i-construct. Kaya merong number yan kasi yung pag-construct mo ng planta, gagamit ka ng mga materyales na gumamit ng oil and carbon and coal and gas to make. So meron siyang footprint yung construction niya. Okay, go. If you could see, nuclear is a target way offshore and even lower by twice lower than hydropower. Ito, tingnan nyo to, solar PV utility. Okay? Yan yung mga solar farms natin. It has a footprint of 48 grams per kilowatt hour produced. Because when you manufacture a solar panel, you also need oil, you need coal and gas to melt the silicon, when you mine the exotic materials that you use in your solar panel, yung mga bakal ng poste, yung pundasyon ng simento, you also use it to manufacture the solar farms. So kaya meron din siyang, kahit wala na siyang i-generate na CO2 during its lifetime, but you used some to make it. Okay. Okay. Teka muna, you're gonna shift from there. I wanna explain something about this. So, akala nyo, no, na nuclear is not the lowest kasi 12 siya. At ang mas mababa lang sa kanya is wind, na onshore wind na 11. Mas mababa ng 1 gram of CO2 per kilowatt hour. But that's not the whole picture. What's the whole picture? And this is why I'm telling you na magpapahirap sa atin ang renewable energy, na solar and wind. I'll give you first the example of solar. Before 6 o'clock in the morning, ang output ng solar is zero. Kahit rated yan na 1 megawatt, walang lumalabas dyan kasi hindi pa lumalabas yung araw. Tama, mali. Alas 12 tanghali, 100% of nameplate capacity ang lumalabas na kuryente dyan. So okay siya at 12 noon. 9 a.m., 50%. 3 p.m., 50%. 6 p.m., zero. So, kung kukunin mo ang average power niya during the 24-hour period, you will only be getting 15% of nameplate capacity. Pag sinabi nila 100 megawatt na solar plant yan, ang talagang lumalabas lang dyan na average sa loob ng 24 oras is 15 megawatt hours ang lumalabas dyan. So, ang tinatawag na capacity factor niya is only 15%. So, what do you do for 85% of the time? You back it up with gas or coal. So, if you say, I have X amount of solar, and so my carbon footprint is 41 or 48, hindi totoo yun. Kasi 85% of the time, I'm backing this up with gas or coal. Anong average niya na footprint kung I back it up with gas? Ito, it's about 420 grams per kilowatt hour ang solar. Ang wind naman is a little better than solar. Ang capacity factor ng wind is 30%. So 70% of the time, I'm backing up my wind with gas or coal.
So again, that's 390 something grams per kilowatt hour. Very far from nuclear's 12. Nuclear's capacity factor is 92%+. So again, if you back it up with gas or coal, it will only go up a little bit. Because 92%+ of the time, it runs. It only goes down. It runs 24 hours a day for 18 months straight, then it shuts down for refueling for 2 months. Kaya siya hindi 100% capacity factor kasi kailangan natin siyang isara, patayin para i-refuel natin siya once every 18 months. Yun ang malaking diferensya between coal, gas, nuclear, and the renewable energies. Ang renewable energies are intermittent variable, ibig sabihin, not reliable, ibig sabihin, junk kilowatts. Dapat ang halaga ng junk kilowatts mas mababa sa reliable kilowatts. Sir, you get to there? Yun yan, na-explain ni sir kanina ngayon. Actually, we jumped yung subject. Pero, papakita natin ngayon lang bakit hindi ganun kaganda ang renewables when it comes to the rates of energy. Okay, going back to the environmental benefits of nuclear, it's not just the fuel emitting pollutants into the environment, and it's also the type of mining. Here you see a uranium mine in Australia, okay, where it mines around 400 tons of uranium every year, which is equivalent to 60% of 30 million tons. If you do that 100%, it's around 560 tons of uranium. Ganyan kaliit yung footprint niya. I'm saying ganyan kaliit kasi compare nyo kung saan lang gagaling ang 30 million tons of brown coal. Same country, supply to Loy Yang Power Station, also in Australia. Ayan po yung kanilang mining footprint. Okay, they scrape out the earth for coal and that will never grow any vegetation in the future. Whereas yung pinakita ko kanina, yung uranium mine na yun, actually, puro-puro siya ng vegetation. Okay? Pag tinigil na yung mining doon, mag-grow back ulit yung mga halaman, babalik ulit yung wildlife. Here, wala na pong future yung lugar na yan when they strip that away of their coal. So mining footprint, much lower compared to coal mining. Ano? Here, you can also see that nuclear energy saves lives. Paano namin nasabi yan? In a research done by Lancet Medical Journal, ito yung incidents sa Europe. Okay, I'd like you to focus on this, guys. You know? The number of incidents that happen per energy source. Kasama na dyan yung minor illness, major illness, death, occupational accidents, and public accidents. All the incidents per energy source. Lignite, or also coal, by the way, is at 80,000 incidents per year. That's per terawatt. Coal is at 30,000, oil is 9,700, where's nuclear? 0.47. Zero yung incidence sa minor illnesses due to air pollution. Whereas this one, this blue area right here, most of them is air pollution related incidents. Okay? Again, deaths per terawatt, this is from World Health Organization. 161 deaths due to coal, 36 deaths due to oil, that happened in Chernobyl. Pag tinanggal mo yun, which is, in some arguments, hindi dapat kasama ang Chernobyl sa usapan, pag tinanggal mo yun, zero. There has been zero deaths in the nuclear power industry for its 60-year history. Naniniwala ba kayo doon? O hindi? There has been zero deaths talaga. Okay? Same with for 1,000 terawatt hours, World Health Organization. Every 1,000 terawatt hours,
coal can claim as much as 170,000 lives. Okay? Pero nuclear at 90. See the difference, see the magnitude. Okay, sinasabi nga na sir kanina, hindi equal yung takot ay binibigay natin sa nuclear compared sa isang bagay na, kumbaga parang natanggap na lang natin eh. Wala yata tayong knowledge about coal, pero tanggap na lang natin, nandiyan na siya. Hindi na lang alam, pinapakay tayo ito, every year we use it. Okay, in the Philippines, ganun din, ibang barangay. Just recently, I think it's Batangas. There's been protests on the coal plant there. And maaaring tanong ninyo, hindi ba nakakatakot ang spent nuclear fuel or nuclear waste kung tawagin nila? Okay, and we're saying it is safe. It can be stored in a very safe repository like this. It's called a dry cask. Matibay ba yan, sir? Matibay ba ang dry cask, sir? Let's watch this, okay? This is a dry cask test. This video is a dry cask test in 1978. That's some 40 years ago. Tingnan lang natin kung gaano kaganda na yung technology na improve ngayon. When transporting high-level radioactive materials, such as spent fuel from nuclear power plants, the watchword is safety. Protecting the people working with the materials, but above all, in the event of a violent accident, protecting the public. Part of this total protection effort is the testing of shipping containers, casks designed to carry radioactive materials. In preparation for full-scale tests, engineers at Sandia Laboratories in Albuquerque, New Mexico, carried out computer analyses and correlated these results with scale model test data. To more completely correlate the findings of these prediction techniques, Sandia conducted 4 full-scale impact tests and a burn test in 1977 and early 78 for the Department of Energy. In the first test, a truck carrying a 22-ton spent fuel cask impacted a 690-ton concrete block at 60 miles per hour. Here's the impact in slow motion. The cask sustained so little damage, it was cleaned up and impacted a second time, but at 84 miles per hour. The cask also survived this more violent crash with only minor damage. In the third test, a diesel locomotive crashed into a truck at 81 miles per hour. The stalled truck carried a 25-ton shipping cask. Cask deformation was minimal, and the ability of the cask to contain and shield its radioactive contents was not compromised. The final impact test had a 74-ton shipping cask carried by a cask rail car crash into the concrete block at 81 miles per hour. Sir has actually visited a facility in Switzerland that
stores this spent nuclear fuel, well, ano? Sir? Yeah, what we're doing here, what I did, this was in 2011. This happened in October before the year of Fukushima. I looked for a nuclear plant in somewhere in the world that was older than BNPP. I found two in Switzerland that were 10 years older than BNPP, and I wanted to show how much I believe that they are safe. No, so you can see the two nuclear plants there. Can you go back, please? Two nuclear plants, 10 years older than BNPP. They are in the middle of a village of 6,000 households. Across the river from where the nuclear plant is a hotel, church, tourist center, houses. And so you can see that the Swiss, don't fear nuclear power. This is a testing institute sa loob ng house where other countries have requested the Swiss to study for them nuclear waste disposal. And later on, we're going to see a simulated spent fuel. I'm giving an explanation. That's a test done by Japan, being done by Japan in Switzerland. So they studied. This has been going on for decades already. This is a simulated spent nuclear fuel assembly. I'm explaining that why would you want to bury that and get rid of it for eternity when in one use of nuclear fuel, sa ngayon, you only get 2% of the potential energy. There's still 98% energy left there that we can get from a generation 4 reactor. This is their waste repository in Switzerland, near the same town, in the middle of the town. Lahat ng waste ng itong reactor ng Switzerland for the last 40 years, dyan nakalagay. It's less than a basketball size. You don't have a picture of inside one. Tanggap din ang community. This is a house in the same village na during winter pinapainit ng tubig na galing sa nuclear plant na dumadaan sa ilalim ng kalsada. So, 6,000 bahay ang nakikinabang sa nuclear plant, hindi na sila nagsusunog ng gas o langis para mapainit yung bahay nila during winter. Ginagamit na lang nila yung waste heat ng nuclear plant na pumapasok sa loob ng bahay nila. So kung naisip ko, kung sa Swiss na napaka environmentally conscious, okay sa kanila ang nuclear power, bakit may problema sa Pilipino ang nuclear power? Baka hindi natin nakuha ang tamang impormasyon. So yun ang napag-aralan ko sa Switzerland. How big are these dry caster? Matangkad sa atin, mga 15 feet, 18 feet high. You have a picture of Mr. It's here actually. It's yes, this one. Yung pinuntahan kanina sa Switzerland, yan ang Zwila. Yan ang makikita mo sa loob. Can you see the person standing? So if you can imagine that whole hall, that is a little bigger than a basketball court. Ngayon, what you see is 40 years of 7 reactors. Yan lang yun. That's it. So,
yung imagination ng tao na nuclear waste nagkabuntok na pakalat-kalat yung dumi, usok, alikabok, puti, hindi totoo yun. Yan ang nuclear waste. That's it. And it's not really waste. Because if you use it again as fuel, if you reprocess it and use it as fuel, it will give you 70 times more energy than you got from it in the first use. So it's really a lot of free future fuel that is yet unused. Wala pa yung generation 4 reactors. So magagamit yan in the future. So hindi yan waste. Malaking kayamanan ng bansa yan sana. Imagine 30 years na nakatenga ang ating VNPP. Ilan sanang ganyan ang meron na tayo? Ano ba ang halaga niyan sa atin, sa ating kinabukasan, sa energy? Libre na yan eh. Nabili ko na. So, I don't consider it nuclear waste at all. I consider it future fuel. Suggestion na ni Sir, actually, if we have this kind of facility, if it is already, okay, and we have this kind of facility, one thing that we could do, actually, is consider the Pag-asa Island, first practice, as a way to contain or as a repository of our spent nuclear fuel. Build something like Suilac, there, it will create a lot of high-paying employment. Magkakaroon ng income yung local government dyan, asikasuhin na ng gobyerno, pati yung ating sovereignty, mapoprotektahan, two birds with one stone, isang gastos, dalawang beneficyo. Yun ang naiisip ko dyan. Pag-asa ay lumis na raw, 750 kilometers away from Manila. I wouldn't mind the spent fuel being placed in my backyard. Well, I would expect being paid rent. But if people are really scared, Pag-asa is there. Is it so? I would recommend mirror. Pero kung takot talaga, kaya nilang malapit, tirayo natin. Meron naman tayo dyan. Yeah. In the simplest way to manage spent fuel, actually is yung deep borehole na proseso. Yung final disposition is by deep borehole disposition. We drill a hole 5 kilometers deep. The first 2 kilometers, the bottommost 2 kilometers, we fill it with spent fuel assemblies. And then the 3 kilometers on top, we backfill it with mud and cement. And it is completely isolated from the human biome for practical eternity. Okay, but what are we so afraid about radiation anyway? Okay? What are we afraid about radiation? Na magiging mutant ba tayo? Kasi nagturo sa atin ng media, right? Yun yung napapanood natin. Decades of Simpsons looking at that three-eyed fish tells us that pag may nuclear power plant na malapit, may mutation na nangyayari. Whereas, if we look at the low-level radiation effects or low-level radiation sources we have right now, 82% of it is all natural. Radiation comes from inside our body, from rocks and soil, which has 2 parts per billion, by the way, globally. Lahat ng lupa sa mundo merong average of 2 parts per million of uranium. Meron ding radium, meron ding thorium, which are all radioactive. So, akala nyo, dito sa loob ng lahat ko ito, walang radiation. Meron! Sa loob ng katawan nyo, may radiation. Can you live without potassium? You cannot live without potassium. Potassium is necessary for biological processes to occur. Pag kumain ka ng saging, may potassium. A portion of potassium is potassium-40, which is radioactive. It's a gamma emitter. So, pag higa ka sa tabi ng boyfriend o girlfriend mo, ini-irradiate ka ng boyfriend at girlfriend mo. That's right. So, teka. Sa mga volunteers ko kanina, sa mga kawalan, kung pumasok yata. Anyway. Okay. Let's say, pupunta ako sa ospital, magpapa-CT scan ako.
makukuha ko itong radiation dose sa isang CT scan. Let's say, tatayo ako sa Grand Central Station ng New York. Makukuha ko itong radiation dose. Bakit? Kasi ang granite doon sa ilalim ng Grand Central Station, mataas ang uranium concentration. So, mas mabindi ang radiation doon. Kung lahat ng kakainin kong pagkain sa isang taon, makakakuha ako ng ganitong kadaming radiation. Kung kakain ako ng isang saging, ganito kalaki ang makukuha kong radiation. Kung tatayo ako sa labas ng isang umaandar na BNPP ng isang buong taon, mas konti pang radiation ang aking makukuha kaysa kumain ako ng isang saging. So, dapat ilagay sa proportion. Ano ba ang kinakatakot natin sa radiation? It's because ilang dekada na tayong tinatakot ng media. Saan ang galing yan? Galing tayo sa Cold War. Gusto ng mga bansang makapangyarihan na matakot tayo sa nuclear weapons. Dapat naman tayo matakot, nakakamatay yun, nuclear weapons. Ang isang part ng fear ng nuclear weapons is the fear of radiation. Kaya pinromote nila yung fear ng radiation. Isa pa, kung mag-iisip ako ng masama, ayaw nilang mag-develop yung undeveloped countries. Bakit? Dahil magiging kakompetensya nila sa pagbili ng mga materyales sa mundo. Kung yayaman tayo, magkakapera tayo, makikipag-agawan tayo sa kanila sa pagbili ng aluminum, copper, steel, plastic, you name it. So gusto nila tayong manatiling pobre. Kaya itong mga sikreto, itong mga paraan na maglikha ng murang energy, sinira nila ito para sa akin. Paano? Tinakot tayo. Pero kung titignan nyo yung statistics, yung katotohanan nitong energy, sa nakaraang 50 taon nitong energy na ito, ito na ang pinaka-safe na energy na naimbento ng tao sa paglikha ng kuryente. Hindi sabi ni Marco Wanko, sabi ng WHO, pinakita ni Israel sa inyo yung chart kanina. Okay, thank you, sir. Okay, balik lang po yung saging at saka yung kaya. Okay, pero that's the type of radiation. Mas marami na makukuha ang radiation sa saging, sa saging, kaysa tumayo ka sa labas ng isang gumaga ng power plant for one year. For one year. Hindi ko alam kung ba't katatayo sa labas ng power plant for one year, pero what, diba? At least, it's good to know na mas marami na makukuha radiation from saging. Again, not just that, not just for food, but in other areas in the world, actually. In Mount Everest, for example, 5 times more radiation na nakukuha ng mga tao doon, mga hikers, than an average worker inside a nuclear power plant. Okay, why? Mas mataas. Cosmic radiation, mas marami sila nasasaga. Mas marami may radiation sa Baguio kaysa kayo dito sa Manila. Tama? Okay. So, this was discussed a while back, radioactivity of coal, actually. Coal is so radioactive, in fact, they have extracted, the Chinese have extracted coal ash with yellow cake. The Chinese are now mining their coal ash to get uranium. Ganun siya radioactive. Kaya niyo maniwala, radioactive ba ang coal? Ganyan, may nakukuha silang uranium sa coal. Yan ang ginagawa ng China ngayon. Okay, this hindi, has... Hindi sa coal, sa coal ash. Coal ash, sorry, coal ash. So, byproduct ng pagsulog ng coal. And another, well, disadvantage ng coal. Actually, hindi ito nasasabi, no? Part siguro ito ng pananakot sa atin. Okay?
a lot of things are happening to the lava. Like for example, disasters like the PVA Kingston faucet plant fly ash slurry spill of 2008. Okay? Nakapaglabas po siya ng 4.2 million cubic meters of coal fly ash slurry or parang potic. No? Yung mga fly ash nila, nilalagay nila siya sa parang malaking pool or depot na simentado. Kaso lang nung umulan, bumigat, nabasa, nag-give way, yung depot nilang yun, bumagsak sa Emory River, Clinch River, and about 1.2 million square kilometers of land. 1.2 million square kilometers of land. Ganyan karami. Mas marami pa siya kaysa dun sa lumabas na oil sa Deepwater Horizon accident sa Gulf of Mexico. Ganun karami. Ganun kalang environmental mishap ang nangyayari. So, yan mo yung nakumuha natin ng CO. And of course, kanina, just to reiterate, the Philippines has 25 coal-fired power plants na nakalinya, ready to be online by 2020. Ang tanong nyo kanina, siguro ba't hindi na lang renewables? Nasagot na yan, Sir Mark, kanina, the disadvantages of renewables, part of it is because of yung availability or capacity factor ng mga renewable sources natin. Here, nuclear is actually around 91-92%. Solar is 15%. Kaya po kababa, ito mali. Hindi updated yung computation na ito. Wind is 30%. Okay, ito pa isa. Kung talagang magandang renewables, sinasabi nila, kaya na palitan yung mga sources ng kuryente natin. Kung talagang maganda, bakit kailangan natin ng subsidy tulad ng feed-in tariff? Sinasabi nila, murang solar, murang wind. Bakit kailangan lagyan ng feed-on? Tignan nyo yung electric bill nyo, may feed-on allowance, subsidy yan. Ang sabi ng batas, transitory in nature, ibig sabihin, tutulungan lang natin itong industriya nito para mabuhay siya. Pero kung babasahin nyo lahat ng kontratang pinirmahan ng ating gobyerno dito sa mga kumpanya nito, 20 years ang duration ng tulong. Ibig sabihin, by the time na tumigil tayo, junk na rin yung planta. So hindi transitory in nature yan. Permanenteng tulong yan. Ngayon, ang tanong ko, kung talagang maganda siya at mura siya, bakit kailangan niya ng tulong? Gagawin ng tao yan. Kasi maraming nakatagong problema ang wind and solar. Ano yun? Intermittency and variability. Kahit maglagay ako ng isang katutak na solar na times 6 sa pangangailangan ng Pilipinas, kasi 15% capacity factor eh. Para makuha ko yung 100% times 6.6. Sige, overbuild ko yung solar ko by 660%. Pero pagdating ng gabi, zero pa rin. At pagdating ng tanghaling tapat, anong gagawin mo dun sa 560% na sobra? Tatapong ko lang. O paano nakatulong sa atin yun? Tayo naman ang magbabayad ng utang kung paano binili at tinayo yung mga solar plant na yun. At kapag tanghaling tapat at sinabi ko dun sa mga coal and gas plants, minor muna kayo para mabenta ng solar at wind yung kanilang kuryente pag may hangin at may araw, kailangan mag-spin yun para pag dumating yung ulap o tumigil yung hangin, may sasalo para hindi mag-brown out. So kung ang isang planta nag-a-idle, bawal sila magbenta, sino ang gagastos para sa gastos nila? Iba tayo rin. O tinagmahal ngayon ang conventional power plus yung babayaran mo yung capital cost nito, o di dumoble-doble na ang presyo ng kuryente. Kaya sa Germany, na pinagmamalaki nilang Energiewende, ang kuryente ngayon mahigit tumriple na pinakamahal na kuryente sa buong Europa. At imbis na bumaba ang kanilang CO2, lalong tumaas. Gumagawa sila ng bagong coal plant para pakapin yung kanilang wind and solar. So, bullshit yan.
Sir, hindi ba pwede sa material na lang? Hindi ba pwede nila sa material? Okay, so may wise guidance. Material na lang. Material na lang tayo. Magtayo tayo ng sobrang solar, ulit tayo natin yung kuryente, sa gabi, kabit natin yung baterya natin, pantayin natin. So gumawa ako ng, hindi naman ako engineer eh, layman lang ako eh. So gumawa ako ng computation, sarili kong computation, sabi ko, ilang baterya ba ang kailangan ko para sa isang 1 horsepower na aircon? Patakuin kong 10 oras sa isang araw. Renount out ko na yung 1 horsepower. Ginawa ko ng 1 kilowatt para madali yung mathematics. Total day blower. Kasi ha, yung 1 horsepower, yun yung compressor, di ba? So, mag-average siya mga 1 kilowatt. 10 hours a day, ang pangangailangan ko is 10 kilowatt hours per day. Sabi ko, anong magandang baterya? Pinakamurang baterya on a peso per pesos per kilowatt hour basis is lead acid. Yung nasa kotse mo, it outperforms lithium ion kasi hindi mo naman kailangan na magaang yung baterya mo. Kahit mabigat yan, hindi naman, wala naman yan sa kotse. Nasa stationary application yan. Kaya never mind mabigat siya, basta mura siya. Per kilowatt hour ang costing na pinakamura ang hanapin natin. That is lead acid. 100 years old technology na yan. Siya pa rin ang namumuna. It goes to demonstrate na wala pa ang technology na naimbento para mapamura ito for grid storage. Okay, balik tayo. So, 2SMF battery. Very common yan. Mabibili mo sa kahit saang auto supply. Nasa 3,500 to 4,000 pesos yan per battery. 12 volts yan, 65 ampere hours. Multiply nyo, 780 watt hours or 0.78 kilowatt hours per battery. So yung 10 kilowatt hours per day na pangangailangan ko, i-divide ko ng 0.78 kilowatt hours per battery, I need 12.82 batteries para mapaandar ko ang aircon ko ng 10 hours a day, assuming 100% discharge cycle. Anong ibig sabihin nun? Pag pinaandar ko ng 100% discharge cycle ang aking battery, baka 1 week lang, sira na ang aking battery. Okay. Magkano? Let's say sa 3-5 pesos per battery, recently chinek ko, wala nang ganyang kamura, 4-5 na. Pero gamitin natin yung 3-5 times 12.82, that's 44,870 pesos sa battery at 100% discharge cycle. Paano kung gusto kong tumagal ng at least 4 na taon ang aking baterya? Dapat ang discharge cycle ko 20% lang. So I need 5 times more batteries para maging 20% lang ang aking discharge cycle. So 44,870 times 5, I need 224,350 pesos sa baterya para paandarin ko ang aking aircon ng 10 oras. Plus, kailangan ko pang bumili ng inverter at kailangan ko pang bumili ng solar panel. And every 4 years, kahit ganyan ang ginawa ko, kailangan kong palitan ulit yung baterya. Every 4 years, gagastos ulit ako ng 224,000 pesos. Tanong ko sa inyo, may gagawa ba nito? Imposible. Kailangan may magsalita laban sa panluloko na yan. Kaya ako nandito para ipaliwanag sa inyo, gamitin nyo ang inyong ulo. Mag-research kayo. Ngayon, available ang internet, ang knowledge. Huwag lang yung anti-nuclear sites ang puntahan nyo. Puntahan nyo yung nuclear industry site
para malaman nyo naman yung kabilang flip side ng storya. Kayo na ang maghatol kung tama sila o tama ito. Okay, sir. Very quickly lang before me. Very quickly lang before me. Just to state out some facts. Okay, marami na natakot dyan. Does nuclear power, nuclear energy equal nuclear weapons? Gaya na napananakot na sinasabi sa akin kanina, sir. Answer is actually no. Out of the 30 countries that operate 400 plus nuclear reactors in the world, only 9 countries have a nuclear weapons program. So it does not follow na pag meron ka nuclear power plant, meron ka ng nuclear weapon. Dagdagan ko yan. Kung gusto mong kumuha ng nuclear bomb, the last thing you want to do is build a nuclear plant. What should you do if you want to build an atomic bomb? You buy yellow cake, you dissolve it in nitric acid, you create uranium hexafluoride gas, you pass it through a centrifuge, you concentrate U-235, which is the fissionable material in uranium, to over 80% to give you the material to make a bomb. That's the easiest way to make a bomb, the cheapest way. You don't need to build a multi-billion peso nuclear plant to do that. That's the easy way to build a bomb. By the way, that's also the reason why a nuclear plant cannot explode like a nuclear bomb. Bakit? Kasi ang fuel niya kulang sa anghang. Ang nuclear fuel is 4% enriched, meaning ang concentration ng U-235 niya is 4%. Ang natural uranium, ang concentration ng U-235 is 0.7%. So, kinoncentrate natin to 4% to make nuclear fuel. How many percent do you need to make a bomb? You need a minimum of 80%. And with 80% supot yung bomb mo, you really need 99%+ to make a nuclear bomb. So, like alcohol. Alcohol is flammable. You pour alcohol on a plate, you get a posporo, simbihan mo, sumisimbihan. You get gin, which is 50% alcohol, scotch, vodka, sindihan mo, sisindihan, brandy. Pero sumukan yung magsindi ng beer. Tatandaan na kayo, hindi nyo masisindi yung beer kasi kulang sa anghang yung beer, kulang yung alcohol content ng beer. Ganun din ang nuclear plant. So it cannot explode like a nuclear bomb. Thank you, sir. That got the largest applause this afternoon. You teaching them about making a bomb. Anyway, okay, before we wrap up and then proceed to the Q&A, we'd just like to show you, actually show you this. Okay, the president has green-lighted, actually, yung $1 billion na plant rehab ng Bataan Nuclear Power Plant. And, well, as sir would put it, sana nga matuloy ito. Hindi ako naniniwala dyan. Actually, ang komentary ko dyan, I am hopeful about this news, but I'm not yet happy. When will I be happy? I will be happy when BNPP on the day of its commissioning. But ito, ang mga politiko, ma-pressure lang yan, balibaliktad ang desisyon yan. Eh, para sila eh. Para manalo, di ba? O, paano magbabago? Anong ginagawa ng politiko? Sumusunod sa kagustuhan ninyo. So kung kayo ang magyuyugyug sa mga politiko nyo, congressman nyo, senador nyo, presidente nyo, mayor nyo, oy, alam namin ang totoong solusyon. Ito yon, ito ang gusto namin. Posible mangyari ito. Pero kung iaasa lang natin sa politiko,
kulelap na tayo ng 30 years. Go to PNPP. Stand at the second floor of the machine room. See how pristine the plant is, how well built our PNPP is. Alam nyo, tatlo ang kambal ng PNPP. Bakit ang lakas ng loob ko magsabi, okay ang ating PNPP? Kasi may tatlong kambal siya na tumatakbo maayos sa mundo ngayon. Angra One in Brazil, KRSKO in Slovenia, Cori 2 in Korea. Lahat yan identical copy ng BNPP. Mahigit 30 years nang tumatakbo, award winners, record holders itong mga planta ito. One of the last nuclear plants built in the first nuclear era. Kaya ang ating BNPP is newer than 70% of all the nuclear power plants running in America today. Mas bago siya kaysa 70% ng isang daang tumatakbong nuclear plant sa America today. So anong to, mahusay siya. Yung pangalawang planta na may star, yan ang kakambal ng ating BNPP. Yung dito sa kanan, Cori 1 yan, nauna yan ng 5 years. Ang dalawang planta niyan, 100% supplied by Westinghouse. Nung napaandar na ng Koreano, utang galing itong mga plantang to. Malinis, mura, gawa pa tayo. So nag-design sila, eh kasi galing. Gawa pa tayo. Cori 3 and 4. Pero sabi nila, huwag na tayong 100% imported. Dapat kalahat gawa na natin. So kalahati, Korean made, Cori 3 and 4. Ba, okay din. Kumikita, malakas, malinis, walang dollar importation ng coal. Gawa pa tayo. Pero gawin na natin 100% made in Korea. Standard Korean nuclear plant, 1,000 megawatts each. O hindi lang yan. Ngayon, nag-export na sila sa United Arab Emirates. This year, mako-commission ang Baraka 1 Nuclear Power Plant. Baraka Nuclear Power Plant, BNPP sa United Arab Emirates. 1,400 megawatts each. Una sa apat, every year, 2017, 2018, 2019, 2020, may iko-commission na bagong nuclear plant sa United Arab Emirates. Isang bansa na nag-e-export ng langis. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, rather nila na kumita sila sa pag-export ng kanilang produkto kaysa sunugin nila yung sarili nilang produkto at mas malinis. Kaya sila nag-nuclear power. Ngayon ang tanong ko sa inyo, eh kung ang oil exporting country na mismo e pumapasok sa nuclear power, iba dapat tayo mag-read between the lines na mas mahusay ito kaysa magsulog ng government. I think it's a no-brainer. So, nangihinayang ako dahil kasabay lang natin ang Korea, nag-drive ito sa development ng kanilang science, technology, and engineering, and industry. Kaya yumaman sila, naging exporter sila. Tayo, nagdibati tayo ng 30 years. Natingin ba yung nuclear plant natin, nakasabay lang nito. Alam nyo ba, balik mo yung picture sa Korea. Yung plant ang yan, yung ginagawa. Nauna yan ng 2 years sa BNPP. Ina-unload yung steam generator sa pier. Nalaglag sa dagat yung steam generator. Di na pwede na contaminate na ng alat. Nakiusap ang Korean government sa Philippine government, pwede ba yung bago yung steam generator na sa Amerika pa, di nyo pa naman kailangan. Kunin na muna namin, palitan na lang namin ng bago.
So ang tumatakbo doon, yung galing sa atin na steam generator. Ganun ka-identical yung plantang yan. So nakinabang sila. Ngayon, kung makakausap mo yung mga anti-nuclears sa Pilipinas, eh, hindi naman kaya ng Pinoy patakbuhin ang nuclear plant. Kailangan mo ng scientist, physicist, kung anong eksperto. Bullshit! Ang pinakaayaw natin ang magpatakbo ng isang nuclear plant ay isang scientist. Bakit? Dahil ayaw natin na eksperimentuhan ang ating nuclear plant. Pag sumakay ka ba ng PAL o Cebu Pacific, scientist ba nagpapalipad ng aeroplano? Hindi, piloto, certified pilot. Ganun din ang nuclear plant. Certified nuclear plant operator ang magpapatakbo ng nuclear plant mo. Hindi scientist. Ang sabi nila, walang culture of safety ang Pinoy. Bakit? Tignan nyo, congressman, yung train ng MRT tumalon ng trucks. Pwede, papayag ka ba magkaroon tayo ng nuclear plant eh yung MRT tumatalon ng railroad trucks? Ang sagot ko, baka kung may nuclear plant tayo, hindi tatalon yung train sa trucks ng MRT. Bakit? Dahil itong industriya nito, ang pinaka-internationally peer-reviewed industry sa buong mundo. Hindi pwedeng, hindi pumapayag ang international industry at ng IAEA na magkaroon ng isa pang Fukushima or aksidente. So regular nilang ini-inspeksyon lahat ng nuclear plant sa mundo at kung may tinatagong kapulupan, ibubulgar nila. Walang ganun kasing industriya. Kahit na yung airline industry, hindi ganun ka-stricto. Ngayon kung ma-develop ang isang safety culture ng nuclear which requires documentation and structure, baka kumalat yan, kulturang yan sa ibang industriya katulad ng MRT. So, baliktad ang pananaw nila. Ang sa akin, para matuto kang lumangoy, kailangan pumasok ka sa tubig. Kung gusto mong matutong magbisikleta, kailangan sumakay ka sa bisikleta. Paano mong mararating yon kung pagbabawalan kang pumasok sa tubig o pumatong sa bisikleta? Kabaliktaran po, ang argue ko dito, isang brother ng Lasal. Okay? So, hindi ko po tanggap ang sinasabi nila na hindi kayang patakbuhin ng Pinoy na inhinyero ang isang nuclear plant. Sa akin pong paniniwala, sampal yan sa mga mukha niyong mga nag-aaral na mag-engineer. Dapat tutulan nila. Any questions so far? Questions? Sir, yun, bakit yung kanina yung Fukushima? Paano ba pag nangyari ang Fukushima sa Pilipinas? You were in, you've seen Fukushima, right? Sir, yung nangyari po mga tao today. Ilan ang taong namatay sa Fukushima dahil sa radiation? Ilan ang nasaktan na tao sa Fukushima dahil sa radiation? Alam niyo ba? Okay, first question. Ilan ang namatay sa Fukushima? Mahigit 20,000 tao. Dahil nalunod, nataganan, napaon, nawala sa dagat, inanod. Ilan ang namatay, ilan ang nasaktan dahil sa radiation? Zero. Ilan ang namatay dahil sa radiation? Zero.
Anong radiation level ngayon sa Fukushima? Sukatin nyo ang radiation sa Fukushima, mas mababa pa kaysa Denver. Bakit? Kasi ang Denver high altitude, cosmic rays, at pangalawa, mataas ang uranium content ng mga bato nila sa Denver. Almost doble ang Denver kaysa Fukushima. You want to show the children. Okay. So, maraming nagtatalo dyan. Ang ginawa nila, ang isang French group, nagpadala ng mga high school student na bumisita sa Fukushima, suot ang dosimeter. Mula nung umalis sila sa France, sa Paris. So, umalis sila sa, ilang araw sila sa Paris, re-record yung radiation nila, yan yung average radiation. And then, sumakay sila ng aeroplano. Unang-una, pumasok sila sa security ng airport, X-ray, yun, na-record. And then, sumakay sila ng aeroplano, cosmic rays, sa loob ng aeroplano. And then, dumating sila ng Fukushima, ng airport, bumaba ulit sa Japan na yan. Naging bisita sila sa French Embassy, X-ray sa security, magyat na naman ng radiation nila. And then, lumabas sila sa embassy, nag-tour sila ng Fukushima. Yung Tomichika, malapit yan sa planta mismo. So then, around the plant, Fukushima proper, yan na. Hindi nagkakaiba sa Paris. So, what's the problem? Ang nananakot sa media, ang gusto gawing sensational itong storya nito para matakot kayo. Ang tumama sa Fukushima is intensity 9 na earthquake. Hindi nag-anay sa planta. And hindi nag-collapse yung building ng Fukushima with the intensity 9 earthquake. In fact, nag-automatic safe shutdown siya. Apat na planta yun, automatic nag-shutdown na procedure siya. Ang nakadali sa kanya yung pagdating ng tsunami na nabaha yung generator nila, natumba lahat ng power line, nagkaroon ng total station blackout. Hindi na nila mapaandar yung mga water pump nila. Number one, ang Daiichi dinisenyo sa 0.18G, yung structural design ng building. We know that kulang yan sa para ma-withstand. Theoretically, kulang yan para ma-withstand yung 9 earthquake. And yet, na-withstand niya yung 9 earthquake. Bakit? Dahil sa sobrang safety factor ng nuclear construction. But Bataan Nuclear Power Plant is constructed with a design basis of 0.4G. Mahigit doble ang disenyo sa earthquake resistance kaysa Fukushima. And so, basihan ko ang Fukushima, kaya kong sabihin sa inyo na kung ang 9 na earthquake ay tumama sa Morong Bataan, wala rin mangyayari sa ating DNPP. Gamit ko ang experience ng Fukushima. Hindi ko masabi noon sa publiko na pag may tumamang 9 earthquake, walang mangyayari. Ngayon, meron akong basihan na magsabi na pag 9 earthquake ang mangyayari, walang mangyayari sa BNPB. Ang basihan ko, Fukushima mismo. Okay, tsunami. Kasing laki ng tumama sa Fukushima. 15 meters. Bakit nabaha yung Fukushima? Kasi 6 meters lang ang kanyang taas galing sa dagat. And yung generator niya na nakalagay sa basement.
ang BNPP is 19 meters above sea level. Ibig sabihin, kung ang tsunami na kasing laki ng tumama sa Fukushima, tumama sa Morong, ni hindi mababasa ang ating BNPP. And the generators in BNPP are not located in the basement. And lessons learned from Fukushima, we can locate the generators in the fourth floor if we want to. So, I can say, which I could not say before, that if a earthquake of intensity 9 hit Morong and generated tsunamis as high as what hit Fukushima, nothing will happen. Ibig sabihin, kung ang BNPP sana ay nakalagay sa Fukushima, wala sanang nangyari. Bakit ganun kataas ang BNPP? Kasi nung kinoconstruct yan, merong tsunami tumama sa Mindanao. And the government decided, ilipat natin ito from Napok Point, ay from Pagak to Morong, to Napok Point, dahil mas mababa ang Pagak. Kaya linipat dyan sa Morong. Yun ang basis ko. What else? Chair Davidson. There's a question. Let them ask. Any questions so far? Hi, Dela Po. About the topic, about nuclear power, about the industry. Any questions? You might want to approach the microphone. Sir, name na lang po, then yung question. Okay. Good afternoon, sir. I'm Raymond Doria, 5th year electrical engineering student. Tatanong lang po sana, do you think it's more practical to reopen the Bataan Air Power Plant considering its design, the capacity it can produce, and the demand that the Filipino market should show for the electricity? BNPP is just one plant. Running it does not solve the price problem or the supply problem. It just opens the door to the right solution, which is nuclear power. If you notice, Korea has 28, going on 32 nuclear plants. Their population is half of the population of the Philippines. The energy requirement of the Philippines will not be solved by a single nuclear plant. It will be solved by a fleet of nuclear plants. The question you have to ask yourself is, are we going to build more of the same that will tie us for 40 years more of a high price regimen? Or are we going to open the doors to start building plants that will give half the price of power and will dilute the high prices that exist today by the numbers of units that we have in the future? In other words, yung sinasabi niya kanina, nakakulang na natin by 2030, magiging goal ba lahat yun? O mag-umpisa ba tayong gumawa ng nuclear para yung mura, mahalo dun sa mahal, and then pag naluma na talaga yung mahal na lumang coal, at pag rinitiro na sila, ano bang kapalit nila? Coal ba rin ba? O mas mura na na nuclear? By the way, average price ng kuryente sa Amerika from nuclear is 2.5 US cents per kilowatt hour. That is less than 1 peso and 50 centavos. Ganun kamura ang average price ng nuclear power sa Amerika. Wholesale yun. Diba ang kuryente natin, generation charge, binalagyan ng VAT, per percentage, transmission charge, etc., etc., diba? E kung 4 na piso na kaagad, o 5 piso na kaagad yung generated power mo, di yung VAT nun is 12%, 60 centavos na, diba? Pero kung 1 peso ang 50 centavos yung kuryente mo, lagyan mo ng 12% VAT,
Turkano lang yun. That's only what, 15 centavos. Malaking diferensya. Any other questions? Yes, ma'am. Would you like to approach the mic? Or, let me approach the mic. Go ahead. Aim na lang po the question. Good afternoon po. I'm Ira, a BS geology student. Tatanong ko lang po kung what about the funds? Kaya ba ng government natin independently to sustain the maintenance and upgrades of the nuclear power plants? Or are we expecting investments from NGOs? Maraming laman yung question mo, no? Number one, sino bang dapat mag-may-ari ng DMPP? Sa ngayon, ang may-ari ng DMPP ay sambayan ng Pilipino. Tayong nagbayad ng utang niyan na $1.42 billion plus $699 million na interest, total of $2.12 billion na nabayaran in August of 2007. Tapos na. Ibig sabihin, bayad na, ayaw na may-ari din. Magkano pa na rin yan? I struggled with that question nung final ko yung House Bill 4631. Sabi ko, anong magandang halaga na ilagay ko dito? Tinanong ko ang sarili ko, nag-isip ako, sabi ko, ano ba ang kapalit nito? Ang kapalit nito ay isang brand new na coal plant. Ang halaga ng brand new na coal plant na ganyang malaki, Greenfields, $1 billion. Siguro hindi magre-reklamo ang sambayanan kung $1 billion din ang DNPP na patakbuhin kasi ang lalabas na kuryente niya, mahigit kalahati, less than kalahati ang presyo. 1 peso 15 centavos versus 455 pesos per kilowatt hour. So, less than half the price. Siguro sa same price, wala sila. At saka walang pollution. Walang CO2, walang abo, walang tipid sa katas OFW. So, ginamit ko yung $1 billion number at sinabi ko doon, actually, second filing na ng bill kasi hindi yan natapos nung panahon ko. Asawa ko pumalit sa akin, re-file na yung bill, pinalitan niya yung title. Dapat magkaroon ng validation process ang DNPP. Anong ibig sabihin ng validation? Ito isang bilyon na pwede yung gastusin. Pag sumobra sa isang bilyon, dapat scrap na natin yung DNPP. Pero kung kulang sa isang bilyon hanggang sa isang bilyon, dapat ituloy natin ang DNPP. Ano po ang validation process? Gamitin natin yung original plano ng DNPP kasi ang ginusto ng mga kontra, study. Ang problema ko sa study, walang katapusan. Debate lang yan ng debate, walang conclusion. Kaya so sabi ko, dapat may katapusan. So validation process. Using the original plans or the three kambals as reference plan. Puntahan natin ang bawat item. Siguro item number 10, tubo. Dapat 1 foot diameter, dapat 1 inch thick, dapat ang materials 4140. Puntahan natin yung tubo yun. 1 foot diameter ba? Yes. Oh, validated. 1 inch thick ba? Yes, validated. 4140 ba? Hindi. Mild steel. Oh, magkano balitan yan para maging tama? Kung pinagsuma total mo lahat ng kailangan gastusin para may tama at less than or equal to $1 billion, patakbuhin mo. Pag more than, scrap mo. Yun ang validation na dinefine ko doon sa view. So, sir, since ang DNPP is isang power plant lang siya, so hindi siya enough to sustain yung buong Philippines.
Kaya po ba ng government natin to build more nuclear power plants? Alam nyo ba yung kinokolekta ng gobyerno ngayon sa inyo na people na 10 centavos per kilowatt hour? Sa lahat ng kuryente ng Pilipinas, ang 10 centavos is 12 billion pesos a year na koleksyon. Pinangsusuporta nila sa wind and solar na na-explica ko na sa inyo nagpapamahal ng kuryente. Within 4 years na koleksyon ng FITPOL na yan for RE, sobra ng pera na yan para paandarin mo ang BNPP. Kung kumandar ang BNPP at pag-aari ng taong bayan, yung kinikitain ng BNPP pwede itulong sa paggawa ng pangalawang nuclear plant, which is nangyari sa South Korea. Yan dagdag ano? Ngayon ay nakakahalaga ng ganito, walang corruption. Ngayon, nung pinandar ng Koreano ang Core 2 na ito ang ginastos nila, the next picture. Nabayaran nila yan sa loob ng 6 na taon sa pagpaandar lang ng planta. Yung interest na bayaran ng operation, ibig sabihin yung 699, hindi na dapat natin yan na out of pocket na ginastos kung umandar sana ang BNPP. Naging self-generated siya. So, ibig sabihin, after 6 years, nanganak ito ng another nuclear plant. Yung dalawa, after 6 years, nanganak ng dalawa, naging 4. Yung 4, after 6 years, nanganak ulit ng dalawa, naging 8. So, does that answer your question? Hello. Good afternoon po. I'm Jefferson Tomata. BS Meganagal. Ayun po. Tulad po ng sabi nyo kanina is that yung renewable energy is na the solution para sa mundo. Ngayon, kung may tatayo yung nuclear power plants, which is recommend na magtayo pa ng renewable energies. Tapos, another question po. Kung may tatayo yung mga nuclear energy plant, paano po yung mangyari sa mga non-renewable? Yung mga may-ari po, siyempre. Tutol din sila. Sa tingin ko, magtataas ang... Isipin nyo yung isang hamburger na business. Meron akong hamburger na ang tatap, solar. Meron din akong hamburger na ang tatap, wind. Tapos meron akong Jollibee, meron akong McDo, meron lahat-lahat ng ibang brand. Ayon sa batas, pag tumatakbo si solar hamburger at si wind hamburger, bawal ang lahat magbenta. Sila lang ang pwedeng magbenta. Ang tawag doon, merit order priority. Okay? Ngayon, pag biglang nawala yung araw at nawala yung wind, o sige, pwede na kayong magbenta. Ang tanong ko sa iyo, magmamahal pa o magmumura ang hamburger? Patas ba yung batas o hindi? Ganun ang nangyayari sa renewable. Pagka may araw, yung puhunan mo, itenga mo muna. I-idle mo para pag nawala yung araw, backupan mo kami. O ano mangyayari sa kuryente niya? Magmamahal. Kanina niya ipapasa yung pagmahal. Saan niya kukunin yun? Kung ba sa atin? So, paano naging murang kuryente? O ngayon, yung puhunan ng solar, paano niya papawin yun? Saan niya kukunin yun? Di ba sa atin din? Eh yung FITPOL, sa nila kinukuha yun, di ba sa atin din? So paano naging mura ang kuryente? Sabi yung sa ano po, yung sa mga non-renewable plants po, kung papayag lang po ba sila ang nag-wise itong gobyernong ito.
Actually, hindi rin sincero yung nakaraang administrasyon. Nasabi ko kanina nung nag-umpisa ko ng salita. Pumunta sila sa COP21. Nangako sila doon na pababain nila yung carbon dioxide natin. Pag-uwi nila, nag-approve sila ng permit ng 24 plants na bago. So bullshit. Any other questions, guys? Yes, go ahead, please. Thank you very much. Good afternoon. First of all, good afternoon, sir. I'm Jalen Esther. Ang question ko po, I have two concerns. Yung first concern ko po is, nabanggit na rin naman na earlier na the dangers of having a nuclear power plant, it's not that dangerous compared to an actual bomb. Hindi siya comparable. But then... I'm not saying a meltdown cannot happen. Yes. It's already happened 3 times. Mm-hmm. Okay? We're saying meltdowns can happen. But what we're saying is, even if a meltdown happens, it is contained. And that's the whole point. In Fukushima, it was not contained 100%, but what was released is minuscule. It's not even harmful to health. Yes. So I'm not saying that these are probabilities. The probability of a meltdown is 1 in 10 million. Okay? So there's a 1 in 10 million. That's less than Lotto. But if it happens, are we protected? We are protected by multiple levels of containment which did not exist in Chernobyl. That's why I want to exclude Chernobyl. Because Chernobyl was a reactor in a warehouse. There was absolutely no containment. It was a reactor designed to make weapons converted to produce electricity. Because tumara, komunista, Soviet Union, hindi sila nagpapa-peer review, walang inspection galing sa labas. They conducted an experiment in a civilian commercial nuclear plant, something unheard of in the Western world. So hindi pwede mangyari yung Chernobyl sa West. My actual first concern is yung kasing state ng Philippines and international relationships, medyo we have this, parang nararamdaman na natin eh, it's present in our community that we're nearing a very unstable stage. So my concern here is, yung countries kasi na mayroong nuclear power plants, let's say Japan, Korea, they have a very strong support system. They can actually protect their country really well. The difference with the Philippines is, we have a power plant, but let's face it, our defense is not that good. So, you know the best example? The plant in Slovenia. Slovenia is part of Croatia. They had a civil war. The plant now supplies a percentage of power to Croatia and a percentage of power to Slovenia. There are nuclear plants in the Ukraine. There was a big war there, just happened. The nuclear plants are avoided by invaders because, firstly, it's an asset that they can use if they conquer the country. So they don't touch it. Parang yun kasi yung parang nakikita ko concern, sir. If ever magdumating dun sa point na another country would threaten the Philippines, the first target would have to be the power plant. Because if they do target that, yung effect niya would be widespread. So, parang, I'm not anti-nuclear power plant. I'm actually pro-nuclear power plant. My concern is maybe we're not at the best situation. We're not at the best position to hold or to continue. But then again, I guess it's part of the risk assessment of the... Yeah, it's called the probabilistic risk assessment. Mm-hmm. That's done for all nuclear plants, including the scenarios you mentioned. If you bomb a nuclear plant, what will happen? It's hard for anything to happen, even by
intentionally bombing a nuclear plant. Have you been to BNPB? Yeah, not that. If you go to BNPB and see and feel how thick the steel is, the concrete is, you'll see how resistant it is to these kinds of things. So I'd like to show them the test, barrier test video. It's the same type of barrier used at BNPB. So take a look. You know the round part. Time for a new test using F4 oxygen. US government wanted to test the plant and crashed into the concrete walls of the nuclear power station. The jet sets off, bolted to a track to prevent takeoff. It's doing 500 miles an hour. Here, no, that's not penetration. That's the wing tips. The wings are wider than the ground, so they're getting cut off. But nothing penetrates. And this is the same section that's used to build the dome. Now, if it's round, it's even stronger. This is a flat test sample. Inside this 1 meter thick concrete is an airspace of 1 meter, and then inside that is a 30 mm thick stainless steel shell, top bottom everywhere. The design criteria being, if there's a complete RPV leak, all the water that will flash into steel will be contained by that containment. Nothing gets out. So Chernobyl didn't have that. Neither the steel nor the concrete. Chernobyl didn't have anything. Quick second concern is, if ever BNPB pushes to, of course, this is very practical for everyone because we're going to grow up, we're going to actually pay. And I think one of the pressing questions is, will it be privatized or will it be government? If you read my bill, I'm against privatization. Because my thinking is, Pinoy nang nag-sacrifice dyan. Kung gagawin mo yung privado, yung magiging murang kuryente, di naman ipapasa sa atin. Papatungan yon to be the same price as the coal kuryente at magiging kita yon. So kung makikinabang ang Pinoy, dapat ang Pinoy ang mag-may-ari ng planta. Yun ang thinking ko. Pati yung tao na may employ dyan, ang sabi ko, the average, anybody working inside battery limits, inside the nuclear facility, say, hindi janitor, yung inside battery limits of the nuclear plant should get paid the average of Korea, USA, and Europe so that we don't have a high turnover rate para manatili ang expertise doon, and we will be able to attract the brightest engineers. Thank you, sir. Yun din po kasi yung another thing, no? Yung unang sarya na tao, hindi naman kailangan Pinoy agad yung top people. Pwede tayong mag-import. For example, from Korea, no? They're going to decommission Cory 1 next year. Kasi ang whole crew, free, wala na, magre-retire na yun. Ikunin natin for 10 years, sila mag-train ng first cadre ng nuclear engineers natin. Nung araw, mahirap mag-train ng nuclear engineers, but we were able to. Bakit mahirap? Kasi nung araw, walang simulator. Ngayon, may electronic simulator. Pwede ka mag-pander ng nuclear plant kahit walang nuclear plant. Computer simulation. Pwede mo isimulate yung crisis. Di mo magawa nung araw yan. Madaling mag-train ng piloto at nuclear operator ngayon. Mahirap nung araw. Nuclear operator is 2 years more. It's like a master's in engineering. So kung mechanical ka, electrical ka, chemical engineer ka, or civil engineer, plus 2 years of nuclear engineering or nuclear operator, you get a certificate. And we don't need nuclear engineers unless we are going to build nuclear plants.
If you're just going to run nuclear plants, you only need to be a nuclear operator. That's an undergrad degree with about a year of training to be an operator. You don't need to be a master's. Thank you, Paul, sir. So, okay, last two questions, sir. So now one here and then after you, the last question. Yes, sir, I want to be a mechanical engineering student. Yung concern ko lang is, alam naman natin yung Pilipinas is already on fire. So, geographically stable po ba yung Philippines para doon sa maraming power plant? Kasi hindi lang naman isa yung itatayo natin. Noong una kong pinag-aralan yung panukan ng batas, nag-consulta ako sa expert. Ang unang-unang kong pinapita, hindi ko pa siya pinag-aralan, si Kelvin Rodolfo yung pinakatutol sa nuclear power. Pero nagmahamangan siya. Nag-meet kami sa Pampanga dahil pinag-uusapan doon, may conference doon on subsidence. Yung pagpump nila ng tubig galing sa mga deep wells sa Pampanga, lumulubog ang Pampanga. Nag-attend ako ng conference. Marami akong tinanong na technical question na gustuhan niya ako. Nag-beer kami after the conference. Pinag-inuman kami, sinabi ko sa kanya, Professor Arcago, I'm interested in Bataan Nuclear Power Plant. Since you're a geologist, what's your opinion? I have a student, super talino, scholar, Professor Mahar Nagmay, the head of Project NOAA. Ano ba yung Project NOAA? Meron siyang paper na sinulat na should we revisit BNPP? Nakalista na doon yung mga argumento niya kung bakit dapat pag-aralan ulit at mukhang posible magandang patakuhin yung Blanda. In hindsight, sila ang consultant ko bago ko sinulat yung panunggalong batas. In hindsight, gusto lang nila akong lapitan para tumulong sa kanila makakuha ng pondo sa research nila. Because anti-nuclear per se sila. So, in my bill, if you look at the explanatory note, nakasak na kalagay doon, the minimum safe distance to a volcano is, I forget how many times, 7 times the vertical height of the sa crater. Kasi pag nag-landslide yung volcano, kung 7 times yung distance ng vertical height, hindi na abutan. Saan ko nakuha yung information na yan kung hindi kay Mahar Nagmay? Ngayon, sabi ko, may fault ba dyan? Hindi. Diyan ba active volcano o hindi? O, itong libro, Cabato Rodolfo et al. Basahin mo itong page, itong chapter na ito, yung bato doon, more than 60,000 years old. Mas bata kaysa yung bato na nasa Laguna Divay. Laguna Divay is a giant volcano. Pag pumutok ang Laguna Divay, wipe out ang buong Quezon City. Okay? Sabi niya, kung matatakot ka dito dahil pumutok ito, dapat mas matakot ka doon dahil mas bata ang patutok 12,000 years lang. Mas aktibo siya. But the definition of a extinct volcano is 10,000 years. Okay? So, sila nagbigay niyan sa akin. Pero hindi ako nakontento, nag-check pa ako. Ito, kay Rene Solitung, head ng PhilBox. Sumulat ito, anong pecha ito? 2008, December. Ano sabi niya? Ito mga fault. Yung pinakamalapit, iba fault sa San Pala, 78 kilometers away. Walang fault dyan. At anong distansyang kailangan para maging safe ang iyong gusali kung sakali man may fault? Sabi niya, nandiyan sa sulat pa sa inyo, 5 metro
Mula sa akin, mula sa pader, ang trace, magkabila ng trace, basta hindi lalapit dyan ang ating gusali o hindi papatong ang ating gusali sa ball, safe yan. Bakit? Dahil kung magka-earthquake at gumalaw ang lupa, sasama lang yung gusali sa galaw ng lupa. Nasa disenyo yun. Yung pinatawag natin seismic design basis. Pero kung ipatong mo yung iyong gusali, mapupulit yan. Magigibak yan. So ang safe distance is 5 meters. Walang mahanap na fault doon sa plant site. Hindi lang siya ang nagsabi. Sino pa? Si Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Sino pa? Yung head nung panahon na yon ng UP National Institute of Geological Sciences na si Professor Caloy Arcilla. In his personal capacity. Bakit? Nag-aaway na sila ni Kelvin Rodolfo tungkol sa issue ito. Ano nangyari? Pumunta siya sa PNPP, naghukay siya, nagdala siya ng ground penetrating radar, resistivity test, umahanap ng pot, mahigit isang buwan, wala siyang makita ang pot. Umalik siya sa UP, nag-report siya, kailang maharap na sa pila. Ano ka? Kaibigan ka ni Marco ako, kaya pumapayag ka. So sabi niya, eto ay pinit ko, hanapin nyo, kumahanap nyo. Inanap nila may isang buwan, wala silang makitang fault. So ang tawag namin sa kanila, mga fault finder. So yan, hindi mo naman pwede siguro sabihin, tao ni Marcos yan, mga tao na ni Cory yan. Nasa sa inyo nun, kung nalalakihin nyo yung tagap ng langgam dahil meron agenda, Kelvin Rodolfo is a declared permaculturist. Basahin nyo sa Google mamaya kung ano ang permaculturist. Again, sila sa industriya. Ayaw niyang gumamit ng traktora ang mga magsasaka. Gusto niya kalabaw. Eh kung ganun kasi tao ang susundan natin, walang pag-asa ang industriya dito sa Pilipinas. Mag-Amerika na ako. Sama kami, sir. Sama kami, sir. Let's have any follow-up? Okay na. Let's have the last question, guys. Thank you very much. And the last question. Go ahead. My name is Giselle. And I'm from AE, second year. I would like to ask one question. How can we advocate, how can we support and help by focusing on the development of Bataan nuclear program? Can you applaud her? What is needed is a societal decision. The battle will be won on Friday nights, in birthday parties, in get-togethers with friends, at weddings, at family gatherings, any kind of social occasion, but if ever the topic goes to energy, and they lambast nuclear, I hope that with this session this afternoon, you have enough knowledge to argue the point intelligently and not just swallow their bullshit hook, line, and sinker. At least now, you know, don't just go to the internet and type nuclear. Type nuclear industry or look for nuclear sites that are intelligent and not just full of tough mongering. What is tough mongering? Doubt, uncertainty, and fear. Sensationalism. What are yun? Go to the fact-based, statistics-based sites that give you real information. Make the judgment for yourself.
But UK is going there. They abandoned already wind and solar. They tried it. They built a lot. They found out it will not answer the question, so now they're going nuclear. That's you, that's England. So, hindi lang ako. Thank you. Sir, you have to ask us. Can I ask what country are you from? Do you know that Kenya is going heavy into nuclear? South Africa is going into nuclear. So there are so many. Do you know that Bangladesh ordered 1,200 megawatt nuclear plants from Russia just a few months ago? So we're being left behind here. And it's a pity because we had a really good nuclear plant sitting there for more than 30 years. If I may add, if you want to join in the discussion of Nuclear Philippines, you can go to FB or facebook.com/nuclearphilippines. Okay? People did not invent nuclear. Just like people did not invent fire. Fire was part of nature. When lightning hits, a dry tree catches fire. Man just learned how to use fire for his benefit. It was the foundation of our civilization for thousands of years. Man also did not invent nuclear. It's natural. There are 11 natural nuclear reactors in Africa, in Gabon. Go look at the Oklo natural reactors. They discovered this because they were mining for uranium. And they noticed that the uranium in that place contained less than what I said kanina, 0.7% U-235. Part of it was used because these were natural nuclear reactors. The waste didn't kill anybody, it's still there. So, first we used came fire, human progress, we used to use wood, then we needed a higher density fuel, we discovered coal, and then we needed even better than coal, we discovered oil, and then gas, and now we have nuclear, which is millions of times more energy at every step of the way, from wood to coal to oil. The energy density is on increasing. What's a big jump now is uranium. In the future will be fusion, but that's not. Wala pa yan. So this is the next step. Yeah, I'm sorry. With that, I'd like to thank everyone. Thank you for having us. Thank you for having us. I want to see you in the study hall. Go to facebook.com/nuclearphilippines, join us there, join the discussion. Now you have more knowledge about your energy. Hope you see there. One more before you go. Maraming nagsasabi, yan si Kuwangko, kaya niya tinutulak yan, may interest siya. Gusto kong sabihin sa inyo, wala akong kahit isang sentimong business interest sa nuclear, wala akong balak na mag-invest dito. Ginagawa ko lang ito dahil kailangan ko, I'm already going to be 60 years old in October. Ang anak ko, lahat may sariling buhay na, iniintay ko na lang yung mga apo ko. And I just want to share what I know. I've been studying this intensely since 2008. Magte-10 years na. I'm just sharing it with you, and hopefully somebody will hear, or many of you will pick up the cudgels, just like Israel, and spread the word about Israel. Thank you.